Hindi man healthcare workers, frontliner ding maituturing ang mga basurero at mga naglilinis sa testing centers at crematorium. Posible rin silang ma-expose sa virus, kaya dapat doble rin ang kanilang pag-iingat. Nakatutok si Salima Refran, exclusive! Balot na balot din sila sa PPE, kasama sa frontline sa laban kontra COVID-19. Pero hindi sila mga health workers, kundi mga basurero at utility workers ng Quezon City. Sila ang Task Force Special Waste Collection ng lungsod. Hindi man kami direktang humahawak sa pasyente, pero yung mga pinaggamitan nila, yung pinagkainan, pinaggamitan ng tissue, lahat, even beddings, kailangan namin i-disinfect. Sa kada pagtatapos ng araw, pagkatapos ng trabaho ng medical frontliners sa testing centers, sila naman ang sumasagupa sa virus. Unang papasok ang disinfection team. Lilinisin ang bawat lugar kung saan maaaring nagkakontak ang isang posibleng may virus. Sasaluhin naman sila ng waste collection team at kukuhanin ang basura na dinidisinfect din. Pag babaliwalain lang ho namin yung mga protection, hindi ho kami mag-iingat. Hindi ho natin alam, baka sa mga basa-basuran po may makuha pong virus. Maingat rin ang kanilang paglilinis sa loob at labas ng crematorium. Pagkatapos, dinidisinfect nila ang isa't isa. Maingat rin sila sa espesyal na pangungulekta ng basura mula sa hot zones o bahay ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Batid ng mga basurero at mga tagalinis ang malaki nilang responsibilidad at ang kaakibat nitong panganib. Nakakatakot din po kasi hindi po biro yung ganitong trabaho. Virus mo, may virus talaga. Kasi kailangan, parang lakasan lang po talaga loob. Lahat po kami natatakot po, pinasok po sa amin namin ganito na umaano po, kumakalat po na ano, sakit. Pero? Yun lang po, para lang po talaga sa bayan po, para marang makatulong. Hindi man daw sila madalas napapansin tulad ng ibang frontliner. Buong puso raw nilang pinagmamalaki ang kanilang trabaho. Ay, garbage collector lang, na simple lang po. Kahit po ganito lang yung tingin nyo sa amin, at least po makatulong po kami sa inyo na linisin yung lugar natin para hindi na po kumalat yung coronavirus. Sa simpleng paraan po, makatulong kami sa inyo. Hindi lang natin dapat iasa sa ibang paglaban sa COVID-19. Sa ating mga sariling bahay, maaari natin tulungan ang mga basurero at naglilinis. I-segregate ang nabubulok sa di nabubulok na basura. Ang mga medical o healthcare waste tulad ng mga gamit na face mask, gloves, tissue o wipes, maaaring ilagay sa isang dilaw na waste bag tulad nito. Kung wala namang ganito, pwedeng ilagay sa hiwalay na plastic, pero sabihin sa basurero. Parang awa nyo na po na tulungan nyo kami na mawala na itong virus natin. Yung ganung parte po na hindi nyo paglabas, pag-stay nyo sa bahay at yung mga gamit na pinagamitan natin nakalagay lang sa tamang basurahan, napakalaking bagay na po. Salima Refran, nakatutok, 24 oras.